So ito guys, yung Connectify system, isa po siyang cordless generator sa ating mga Microtech hotspot. So pag sinabi mong cordless, so automatic login po tayo once nakapag-insert na tayo ng coins. Kung mayroon po kayong existing hotspot gamit yung Microtech, like for example, gumagamit kayo currently ng Micmon, so wala pong problema ang integration sa kanya. Pwede rin tayong gumamit ng butcher code or di kaya yung with password, username and password. Then meron din tayong save vouchers. Then meron din siyang add time features na isang code lang yung gagamitin mo, automatic nag-add time. Depende kung magkano yung coins na in-insert mo. So napakaganda to siya pang centralized hotspot setup gamit yung Microtech. Napakatipid sa components at napakadaling gawin. Samahan niyo ako at i-set up natin siya step by step. Okay, so before tayo mag-proceed, syempre, shout out na natin yung ating malulupet na mga kapis Wi-Fi. Unahin na natin si Sir Giovanni Basiga. Si Sir Giovanni is siya yung ating first commenter last video, so syempre, unahin din natin siyang shout out. Next is si Sir Dennis Tech. Okay, and then sunod si Sir Vaughn Diaries. And then, si Sir Android Army. And last but not the least, kay Sir Rigid Nexon. So, si Sir Rigid Nexon is isa sa ating VIP members. So, shout out po, sir. And the rest of the family. Thank you po sa pag-avail ng ating VIP membership sa ating YouTube channel. Okay, so proceed na tayo, guys. Nandito tayo ngayon sa website ni Coinnectify. Matatagpuan niyo po yung link na to sa ating description para hindi na kayo mahirapang maghanap. Check natin yung mga features niya. Ayan, so code demand. So yun nga, based siya sa code on demand concept na isang Microtech hotspot. Pero to the highest level yung pagiging code on demand niya kasi hindi mo na kailangan kunin yung butcher code mismo. Diretso na. Less component, medyo makakatipid tayo sa components na gagamitin. Since yung core component na gagamitin natin is yung Nodim ko lang, then magkano lang naman yan, mahal pa nga yung coin slot, around 250 less siguro. Then easy to set up, so isa-isa yung natin iset up to from basic Microtech hotspot setup up to up and running na talaga siya. Isa-isahin din natin yung kanyang features inside the system mamaya. Then, low-cost Wi-Fi window. So, maganda to siya kung may plano kang mag-put up ng isang centralized hotspot. Kung tama lang yung budget natin, isa to sa mga ideal na system na pwede nating i-try. Si system na to is meron siyang isang features na multi-window din. So, pwede kang mag-deploy kahit ilan. Gamit lamang yung isang Microtech. And then sa baba, meron na rin ditong how-tos videos kung paano to siya i-set up. Meron din silang YouTube channel at super informative po yung tutorial. Pero based po to sa version 2, which is yun yung pinaka-stable na pin currently. Kaso yung gagawin natin is iba. Hindi pa nilalabas ni Sir Developer pang version 3. Okay? Malaking shoutout pala kay Sir Elmer Sunga. Siya po yung developer ng system na to. Napaka-fortunate natin at binigyan tayo ni Sir ng chance na i-test yung pinakabagong version nito, which is yung version 3. Okay, and then ito yung kanyang standard na diagram kung gusto mong mag-DIY or do it yourself. So ito siya, ito yung sinasabi kong Nodim ko. Yan, itong pinaka-center na to. Apat lang yung talagang importante dito para gumana yung system. Optional lang tong LCD at saka button. So ito lang, Nodim ko at saka buck converter, then power supply, then coin slot. So ganyan lang, gagana na. Ito naman, DIY pa rin pero may LED lights. Ito kasi walang LED lights. So nandyan na rin. Klaro naman at madaling sundan yung diagram. And then ito yung sinasabi kong pinaka basic. Ayan o. Walang LCD, walang push button, walang LED lights. So, ganyan lang. I suggest na mag-join po kayo sa Coinnectify Facebook group kasi mas marami pa kayong information na makikita dito. Diba, marami na rin nagbibuild kanya-kanya. Marami kayong mapupulot na idea dito. Okay, so yan o, may mga iba-ibang variation na tayo ng custom board.
Oh, pati si Sir Dennis nga, meron na siyang own version. Then, pag pumunta ka sa files, nandyan lahat ng mga downloadables. Okay? Mga diagrams, mga latest na portal, at kung ano-ano pa. So, I highly suggest na mag-join na lang po kayo. Okay? And then, balik tayo sa website. Dito naman sa downloads para mas malinaw. So, ayan yung mga files na pwede mong i-download. Okay, so, ito yung official and stable firmware ng system, version 2.4. Ito naman yung kailangan nating pang-flash ng firmware sa NodeMCU Pi Flasher. So, download. Download nyo na lang. Kung naka 64-bit or 32-bit kayo, pili lang kayo dyan sa dalawa. Okay, pero yun nga, ang gagamitin natin is version 3. So, antayin na lang natin na officially ilabas ni Sir Elmer yung bin files. At saka nyo na lang po i-download yung mga files mismo. Okay, so meron akong kit na provided ni Sir Elmer. Pinatry niya sa atin. Pakita ko lang muna sa inyo kung paano siya i-assemble. So, tara, tingnan natin. So, ito nga guys, yung mga components na kailangan natin para sa project natin na to or system na ito iti-test natin. Okay, so yun nga, ito yung NodeMCU na sinasabi. Itong nasa ibabaw. Well, hindi kasama tong board, custom board. So, dito natin ilalagay yung firmware na system para gumana. Then, syempre, kailangan natin ng microtech. I highly suggest kung siseryosohin nyo ang pag-hotspot. Much better po, mag-start kayo sa model na HAPEC2 o di kaya yung HEX-GR3. Kasi si Hoplite, well, okay naman po siya. Pero later on, kapag dumami na yung clients mo, mapapa-upgrade ka nang wala sa oras, so doble gastos. Maganda lang kasi itong si Hoplite kung personal or home use or mga 20 users. Ganon. Advisable pa siya. Yun nga, kung gusto mong mag-DIY, bibili ka ng NodeMCU. Okay, and then, kailangan mo pa ng buck converter, which is wala tayong buck converter kasi kakit na yung gamit natin. I highly suggest also na yun yung gamitin nyo. Especially katulad sa akin na walang masyadong idea about electronics. Nahihirapan tayo kung tayo pa ang maghihinang-hinang. Then, yun nga, yung optional, itong LCD screen. Pwede sa system yung 20x4, which is ito. Ganito kalaki. Then, pwede rin yung 16x2. Ito naman siya. Medyo maliit konti. Then, syempre, kailangan mo ng power supply. Yung 12 volts, 5 ampere. Okay? Then, kailangan din natin to. Itong parang USB connector na to. Kasi, ito yung i-coconnect natin sa ating NodeMCU going to our laptop. Para makapag-flash tayo ng firmware. Talagang pang-flash lang siya ng firmware. Yun lang yung purpose niya. Then, syempre, yung mga GT wires. Ayan. So, yun nga. Kung bibili ka ng plug and play na kit, nakakrimp na po yung mga kailangan natin. So, talagang isasalpak na lang. Yan, o. May LED lights na din to. Then, meron na rin tong pang LCD, coin slot, at pang push button. Yan. So, sasalpak na lang. Kayo na bahala guys kung saan yung preferred. Yung DIY kit ba or yung mga ready-made na kit or kung gusto nyo talagang mag-customize ng sarili nyo, wala rin problema. Okay, nakalimutan pala natin syempre yung coin slot. Kailangan natin yung coin slot. So, i-assemble ko tong kit ko. Yun nga, napakadali lang nito. Since may mga label na dito, yan, so, idikit-dikit mo lang siya dito. And then, sa board din ito, meron din tong mga label na rin, o. Oh. Ayan, o. Oh. Coin slot, LCD, button, LED. Okay, so, itong LCD at button, optional, pwedeng wala. Pwede rin meron. Then, itong coin slot, LED lang, importante. Okay. So, sige, assemble natin, guys. Pagtapatin mo lang yung kulay ng bawat dulo. So, ito yung kabilang dulo, which is pang coin, 12 volts. So, yun na. Sunod-sunod na yun. Yan. So, lagay lang natin. Ito pa. Then, dito. Dito. Yan. So, okay na. Then, ito, punta na to sa coin slot natin.
12 volts. Yan o, meron naman mga label. Binilagyan na yun ni Sir Elmer. So, talagang friendly siya sa mga newbie or hindi tiki masyado. Yan o, ilagay mo lang yun dyan sa coin slot mo na 12 volts. Then, meron din itong siyang seat para hindi siya kumakain ng bariya kahit hindi ka nag-insert coin. Yun yung purpose ni seat. Yan. So, okay na. Yung coin slot natin. So, lagyan natin siya ng lid for this demo purposes. Yan. So, meron na siyang label kung saan siya sasalpak. So, ipagtapat mo lang. Since dito sa LCD, meron din naman tong label. Ayan o. Pagtapat mo lang kung ano yung nandito. Yan. Then, syempre, yung mga lid lights, okay na yan. Power at saka insert coin. Then, yung button. Then, salpak lang natin to sa buttons. Yan. So, okay na, guys. Yan lang yung pinaka main components ng system na to. So, itong power supply, sasalpak mo lang dito, okay na. Gagana na siya. Pero before that, need pa nating mag-plus ng firmware dito sa ating NodeMCU. So, yun nga. Sasalpak mo na natin siya sa ating laptop gamit yung itong cord na to na parang charger sa phone. Micro USB yung dulo niya. Then, normal USB naman dito. So, isasalpak mo na natin siya dito. Since magpa-plush muna tayo ng firmware. Then, ito. Yun na ilagay mo sa iyong laptop or PC. So, hindi mo muna siya lalagyan ng power dito, guys, ha. Wala muna siyang power during plusing. Okay? So, baka lagyan nyo. Nako. Huwag nyo munang lagyan. And then, several times pala tayong need mag-reset or mag-reboot. Ang reboot pala ni NodeMCU is itong may RTS na button na to, na maliit. Yan. So, pindutin nyo lang mga 1 seconds. Then, magre-reboot na po siya. Ganyan lang. Box na lang ang kulang yan. Hindi na natin kailangan ng access point. Kasi yung clients is hindi kukunik net like sa ibang mga sub-indo. Yung client is dito sila mismo kukunik sa NodeMCU. Pero dito hindi. Kung ano yung access point na ginagamit mo sa yung Microtech hotspot, doon talaga sila kukunik. Ang pinakatrabaho lang talaga niya is na nag-automate lang siya ng code generation. Okay, so lipa tayo sa laptop, guys. Then, gawin na natin yung next step, which is yun nga, yung magpa-plus na tayo ng firmware. Again, isaksak lang natin to doon sa ating laptop. Wala munang power. Okay, so tara. Nandito tayo sa laptop. Then, sinaksak ko na din yung ating NodeMCU sa laptop natin. So, tutunog naman yan siya once sinaksak mo. Double check nyo na din kung na-recognize siya ng PC or laptop mo. Punta ka lang sa device manager. Yan. Then, hanapin mo lang tong ports. COM and LPT. Then, i-expand mo lang. Then, may makikita ka dyang CH340. Meaning, na-recognize niya yung NodeMCU device mo. Usually kasi mga NodeMCU is ganito. CH340 yung lalabas. USB serial CH340. May ibang instances na hindi nga na-recognize. Oh no! Instead, exclamation point lang yung lalabas. Or unknown device, parang ganon. So, pwede nyong gawin, guys. Right-click nyo lang, then update driver. Then browse my computer for drivers lang. Minsan, okay na to. Or pag hindi pa rin, pwede kang mag-download ng driver ng NodeMCU mismo. From the developer website, yung C-Labs. Or di kaya dito sa group, then files, then meron dito. Ayan o, driver Windows 10. So yun nga, sa akin is okay na. Na-detect siya ng maayos. Then, buksan na natin yung PyPlusr. Again, ma-download nyo po yun sa website ni CoinNictify. So, piliin mo na lang kung 64-bit ka or 32-bit. So, 64-bit Windows 10 yung gamit ko. So, pindutin lang natin. Yan. So, ganyan yung itsura ng PyPlusr. Okay. So, dito sa serial port. So, makikita mo to doon sa device manager pa rin. Yan o. COM7. Yan, yung sa dulo. Kung anong makikita mo dyan, yun dapat yung iselect mo dito sa serial port.
Okay, so importanteng ma-detect po muna ni computer mo or ni laptop mo yung NoDIMM code bago ka mag-proceed. Kasi kung hindi niya siya na-detect, hindi mo siya masisilik dito yung tamang serial port. Ito yung port, serial port natin, COM7. Then dito sa NoDIMM code firmware, so yun nga, mada-download mo rin yung sa website. Assume na yung nakalagay doon is yung version 2 pa lang. Antay lang tayo kay Sir Elmer at malapit nang ilabas yung version 3 mismo, yung pinaka-latest. So sa akin, version 3 yung gagamitin ko, 3.1. I-select nyo lang guys. Yan. So pagka-select mo, dito sa baud rate, select nyo lang yung 11.5200 na option. Then dito sa flash mode, dual I/O naman yung piliin nyo. Then dito sa erase flash, yes, wipe all data lang. Then, pag okay ka na, flash no dim ko lang, pindutin nyo. Then, antayin lang natin siyang matapos. Okay, so usually, more or less, 1 minute lang to, tapos na ang flashing nito. Iwasan nyo lang na ma-disconnect yung connection between no dim ko ang laptop while flashing para iwas problema. Okay? So, antayin lang natin konti. Ayan, ayun, 100%. So, okay, tapos na. Diba? Mabilis lang. Then, yun nga, kailangan na nating i-reboot yung NoDIMM ko. So, pindutin nyo lang yung RST na button na pinakita ko kanina sa during demonstration ng ating components. Or di kaya, after flashing, pwede mo nang bunutin yung USB connection. Isaksak mo na yung 12 volts power supply mo. Okay, then proceed na tayo sa next step, which is yung initial setup niya. So, tapos na tayong mag-flash ng firmware. Madali lang naman siya. So, yan na siya, yung ating setup. So, after mo pag-flash ng firmware, pwede mo nang bunutin yung USB cord. Ito, pwede mo na itong bunutin. Then, pwede mo nang isaksak yung 12 volts power niya. So, isaksak natin. Yan. Saksak na. Then, makikita nyo dito, no config found sa LCD screen. Okay, so please set up first. Ganyan yung makikita nyo. So yan, nakailaw na yung power button natin. Then ready na rin yung ating coin slot. Okay, so again, optional tong dalawang to. Pwede na tong wala. Proceed tayo. Magsiset up muna tayo ng hotspot sa ating Microtech. Okay, bakit ko siya hinuli? Kasi yung iba, meron na silang existing na hotspot. Pwede nyo na kasing agad yun i-integrate itong system natin. Walang problema. For example, naka-Micmon ka currently. Pwede na itong gamitin. Yun nga lang, kailangan mong palitan yung portal na gamit mo. Okay, so nandito na tayo sa Winbox. Try na natin i-set up yung ating Microtech for hotspot. Again, yung gamit ko is yung Hoplite RB941 model, yung nakatayo. Okay, so login lang tayo. Naka-zero configuration to siya. Yan, so pwede naman yung default mismo ni Hoplite. Kaso, para wala tayong issue na ma-encounter later on, so mas maganda naka-zero config. Okay, so madali lang naman, sundan nyo lang yung video natin. So una nating gagawin guys, punta muna tayo sa interface at mag-assign tayo ng mga interface na gagamitin natin. But before that, sa no configuration ni Microtech, yung built-in Wi-Fi niya is always naka-disabled, so enable muna natin siya. Kung hex naman yung gamit mo, sad to say, wala po yung built-in Wi-Fi. Kailangan nyo po ng external router or access point para gumana or makapag-test kayo ng maayos. Good thing lang kay Hoplite, meron siyang built-in Wi-Fi. So, enable muna natin to siya, double-click lang. Then, yung mode, dapat naka-AP bridge po yan. Then, yung band, BGN ang i-select nyo. Pwede naman yung N only. Kaso nga lang, kasi yung N, yung pinaka-latest. May mga ibang client tayo na yung mga cellphone or devices nila, panahon pa ni Rizal, medyo outdated. Mahihirapan silang mag-connect sa ating network kung naka-N only lang. Mas maganda, naka-BGN na lang. Yan. Then channel, okay na yan, 20 MHz. Then frequency, so pili ka lang dito ng magandang frequency or pwede mo rin ding i-auto. Then dito sa SSID, ito yung SSID hotspot mo. Example, piso underscore wifi. Dito bali yung client mo kukunik. Okay?
So region ni mayaan nyo lang, then wireless protocol. Pwede naman ini, pero sa akin usually sineselect ko itong 802.11. And then country, syempre Philippines. Hanapin nyo lang. Ayan. And then installation, hayaan nyo lang nakainin. Then antenna gain, 2 dBi. Okay na yan, pwede mo rin gawing 3 para masagad. And then, yun na. Ganun lang guys. Apply lang, then enabled. Kasi naka-disable pa siya. So, enabled lang natin. Yan. Okay. Then, pili ka naman ngayon sa mga LAN ports kung saan dyan yung gagawin mong pang external antennas. Siyempre, kung built-in Wi-Fi lang yung gamit, mahina. Nasa 10 meters, 15 meters lang kasi ang covered area niyan. So, kailangan mo, para mapalawa, kailangan mong mag-extend or kailangan mong mag-deploy ng access point na pangmalawakan din. So, siyempre, isasaksak mo yun sa LAN ports. So, pili ka lang dito sa mga available LAN ports. So, si Ether 1, given na siya yung ating 1 ports. So, hindi na siya pwede. Ang choices mo na lang is 2, 3, at saka 4. In this case, pwede kong gamitin yung 2 at saka 3 as intended for outdoor access point. So, well, madali lang naman po siyang i-set up. Punta ka lang sa bridge. Then, gagawa lang tayo dito ng bridge. Sabihin natin bridge hotspot. Yan. So, apply lang. Then, okay. Then, same na sa bridge pa rin. Punta lang tayo sa ports. Then, mag-add lang tayo dito ng ports. So, number one, yung built-in Wi-Fi nga niya. So, select mo lang yung bridge hotspot mo dito. Then, apply. Yan. So, makikita mo, mag-add siya. Mag-add lang tayo ulit ng isa pang interface. Ngayon naman, si Ether 2. I-designate natin siya as isa sa ating mga access point ports for our hotspot. So, same yung bridge natin, hotspot pa rin. Apply. Then, add pa tayo ng isa pa kasi, di ba, dalawa yun, yung Ether 3. Yan, hotspot pa rin yung bridge, apply. Yan, okay. So, okay na yung ating bridge hotspot. Yung 4, pwede mo na yan siyang management port or personal port. Marami na tayong tutorial about dito sa Microtech setup. So, nandito yung full playlist natin, panoorin nyo na lang. Ang gagawin lang natin ngayon is basic hotspot lang muna. Ngayon, kung okay na tayo sa ports, so kailangan na natin lagyan ng internet yung ating Microtech router. So, madali lang naman. Punta ka lang sa IP, then the GP client. Dapat nakasaksak na yung connection from your ISP going to your Microtech. So, yung sa ating Microtech nga, nakasaksak siya sa Ether 1. So, mag-add lang tayo ng DHCP client. To note lang guys, hindi to siya applicable tong step na to kapag naka-static IP ka. Iba yung gagawin mo. Or naka-PPPoE connection ka. Okay? So, select lang natin yung Ether 1. Then, yun na. Apply lang. Yan. So, makikita mo yan. Then, dapat naka-bound yung status niya. Okay? So, meron na itong internet. Again, balik tayo sa IP. Then, firewall. Ngayon, mag-create tayo ng mask read NAT. So, firewall, then NAT. Punta ka lang. Then, add. Then, dito sa general, yung chain niya, source NAT, then out interface, hanapin nyo lang yung Ether 1 or kung ano mga LAN ports yung ginamit nyo. Then, sa action, masquerade. Ayan. So, okay yan, guys. Check mo na lang kung meron ka ng internet. Mag-ping ka lang ng google.com. Ayun. So, meron na siyang response, meaning okay na yung ating internet sa ating router. Balik tayo sa IP, then addresses. Kailangan natin mag-create dito ng IP addresses na list para sa ating hotspot. So, add lang tayo guys. Then, yung pinakamadali na yung gawin natin, which is yung 10.0.0.1/24. Then, yung interface natin, dapat i-select natin yung bridge hotspot. Okay, so apply lang. Then, okay. Ngayon, mag-create na tayo ng hotspot server. So, punta lang tayo sa IP, then hanapin natin yung hotspot. Yan. Once nasa hotspot window ka na, pindutin mo lang tong hotspot setup. Yan. So, madali lang to siya. More on next-next lang to.
So, hotspot interface natin, syempre yung bridge hotspot na create natin. Next. Then, okay na yan. Next. 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 IP address of SMTP. Pwede mo na yung skip. So, next lang natin. Then, DNS server. Next lang. Then, dito na, sa DNS name, lagyan natin dito ng carl.hotspot. Doon sa unang video ko about hotspot creation, meron doon mga nagtatanong na nag-e-error daw sila sa DNS name. Importante po na kapag gumagawa ka ng DNS name, dapat mayroong toldok between two words. Okay, so hindi po yan magsisave kapag walang toldok. So, katulad nga dito sa akin, carl.hotspot or carl.wifi. Basta dapat may toldok. Okay? So, carl.hotspot na lang gamitin natin. Then, next. Then, create local hotspot user. So, next nyo lang. Or pwede nyo rin gawang ng password. Kayo na bahala. For example, gusto nyo mag-test later on. And then, next. Then, yun na. Setup has completed successfully. Okay, so balikan lang natin. Double click lang natin itong hotspot 1. Ayan. So, dito sa MAC addresses per MAC. So, gawin lang natin itong 1. Para isang user lang per MAC address. Ayan. And then dito sa idle time. So, pwede natin itong gawing 1 day instead na 5 minutes. Okay. Para, for example, nag-idle si client, hindi sila madi-disconnect. At least kung 1 day, so kahit mag-idle sila ng ilang oras, okay lang. So, apply lang. Then, isusulat nyo pala ito guys. Kailangan natin ito mamaya. Okay, lagay lang natin sa notepad. So, ano ba ito siya? IP of DNS name. Yan. Okay, then dito naman sa server profile, double click natin itong HS proof. 1. Yan. Then dito sa hotspot server profile, so wala na tayong gagawin dito. Ito lang, it's HTML directory. So iba kasi sa hex model na meron ditong flush. Nakalagay diyan flush. Yan, /flush.hotspot. Okay, so okay lang 'yan. Pwede mo ring palitan, depende na sa iyo. Sa Hoplite kasi, diretsong folder hotspot. Bali, ito yung location ng portal natin. Then, dito sa login, i-check lang natin itong HTTP POP, MAC cookie. So, yan lang, apply. Yan. So, almost done na tayo, guys. Ngayon, kailangan na lang natin ng script for user profile creation. Tsaka yung mga scheduler para pag natapos na si client sa oras niya, automatic mawawala na siya sa ating system. Automatic siyang mabubura. So, balik lang tayo sa ating files from Coinnectify. So, meron na ditong reach and scheduler script na kasama. Yan. So, ang gagawin mo lang naman dito, guys, i-copy mo lang naman to. Yan lahat. So, anong bang gagawin ng script na yun? So, mag-add yun siya dito ng mga user profiles. Siguro mga 8 user profiles. Which is, nakaprogram na dun sa Coinnectify para automatic mag-connect silang dalawa. Okay, so makikita nyo naman yon. Pagka-paste natin ang script na yon, mapupunta yan sila dito. Then, same sa scheduler. Yan. So, meron ding lalabas. As of now, wala pa. So, mamaya, after natin ma-paste yung script, may lalabas din dyan ng mga scheduler. Okay, so, buksan natin yung new terminal. Yan. So, hindi mo pwedeng i-control V, shortcut for paste, yung kinapi nating script mula dito. Yan. Copy. Need natin mag-right click sa loob ng terminal. Then, tsaka natin i-paste. Yan. So, makikita nyo guys, habang nag-paste, may mga user profiles na din na lumabas. Same sa scheduler. Then, need mo pa yung i-enter, syempre. Yan. So, once na-enter na, so okay na yan. So, sa Coinnectify, itong si PM, ito yung rate na i-assign natin para sa piso. Dito naman sa rate 1, 5 pesos to siya, then rate 2, 10 pesos, so on and so forth. Okay, makikita nyo naman yan mamaya. Ngayon naman, last na gagawin natin is, kailangan nating maglagay ng password sa ating user. So, example, itong admin, kailangan natin lagyan ng password para i-connect natin mamaya sa ating Nodimco.
So punta lang tayo sa system, then users. So pwede kang mag-add na additional user dito, basta naka pull admin lang siya, or di kaya i-modify mo na lang yung current users mo dyan. Example, si admin. So lagyan mo lang yan ng password. Okay, double click mo lang, then password, then sabihin natin admin lang din para madali. Yan. So apply, then okay, apply, okay. Yun, so okay na tayo guys sa ating Microtech. Pwede na tayo mag-proceed sa initial setup ng Connectify. Okay, so para makapag-proceed tayo sa Connectify initial setup, so syempre kailangan nating naka-power on yung ating Connectify. Okay, kapag naka-power on na siya, connect tayo through Wi-Fi sa kanya. May makikita ka dyan, Connectify setup. Ayan. And then, itong Connectify setup SSID na to guys. Lalabas lang to during initial setup. Once successfully nakapag-setup ka na, hindi mo na yan makikita ulit. Not unless mag-replash ka ng firmware. Oh no! So, take note po nyan para hindi kayo malito. Okay, so connect lang tayo. Ayan, so usually, mag-redirect po yan sa setup page. Minsan naman, hindi. So, kailangan nating manually open yung page. Kunin lang natin yung IP niya through IP config sa CMD. So, magbukas lang tayo ng CMD. Command prompt. Then, type tayo IP config para makita natin yung mga IP address ng ating laptop. So, dito tayo sa wireless. Ayan ang wireless. Then, ito. Ito yung IP gateway ng ating NodeMCU. Hindi ito yung kukunin natin. Ito. Itong nasa default gateway. Yan. So, i-type lang natin to sa browser. 192.168.4.1 then / setup. Yan. Meron lang tayong mga SSID dito. So, yun nga, yung AP SSID. So, hanapin natin yung SSID na ginawa natin sa Microtech kanina sa ating hotspot, which is yung piso Wi-Fi. Okay, so i-select lang natin piso Wi-Fi. Then wala naman yan siyang password. And then dito nga yung Microtech username, yung admin, then yung password na ginawa natin, admin din. Pwede mong i-show para sigurado. Then yung hotspot IP address, yung na-take note natin kanina, which is ito. 10.0.0.1. So yun yung ilagay natin diyan. 10 tab 0 tab 0 tab 1. Ayan. And then last is yung activation key. Okay, so may trial naman tong si Connectify. Pwede kang gumamit ng dalawang rates during trial period. And then may certain time duration lang. Pero mas maganda, kumuha ka na talaga ng license key kay Sir Elmer. Mura lang naman siya. And then, lifetime na din. Kahit ilang beses nyong i-reset yung Connectify nyo, walang problema yung key. Pwede siyang gamitin. And then, pwede nyo rin ilipat. Okay, so sa akin, meron akong key. Ayan. Then, double check lang natin ulit. So, SSID natin, piso Wi-Fi, then username, password ng ating Microtech, admin lang. Depende to sa inyo guys. Ha? Mas maganda, mas secured para iwas salisi ng mga loko-loko nating kapitbahay. Then, yun nga, yung activation key. Okay, so same configuration lang natin. Yan. Proceed tayo sa step 2. Yan o, add IP binding to Microtech. So, meron naman ditong malinaw na instruction kung paano to gawin. So, log into your Microtech using Winbox. Then, copy-paste the script below in your Microtech terminal. So, same sa ginawa natin kanina sa script. Okay, so i-copy lang din natin ulit. Then, balik ulit tayo sa ating Microtech. Then, new terminal. Ang purpose nito, guys, is para every time mag-attempt mag-connect si NodeMCU sa ating Microtech, automatic na siya. Hindi na siya need pa ng authentication sa ating hotspot. Iba-bypass bali natin siya gamit yung script na to. Okay, so enter nyo lang. Then, punta kayo sa IP, hotspot, then IP binding. So, makikita nyo yan dito. Ngayon, punta ka sa logs. Dapat may makikita ka ditong user admin login from 10.0.0.24 via telnet. So napaka-importante nito guys. Indicator to siya na successfully nag-connect yung NodeMCU mo sa iyong Microtech. So kung hindi mo yan makita sa logs after mong ginawa yung binding,
Oh, itong step na to, after mo to ginawa, then wala kang logs na makita dito. So, may problema sa setup. Oh, no! Kailangan mong ulitin ulit. Okay? And then, isa pa sa need mong i-take note during this step is itong IP address na to. Pwede mo itong i-double click. Yan, then drag mo lang pababa to. Then, i-copy mo itong IP na to. Okay? Kasi kakailanganin na naman natin yan sa next step na gagawin natin. So, ngayon, pangalan natin siyang NoDimku IP. Okay? So, okay na tayo guys sa initial setup. Yun lang yun. Proceed tayo sa next step. Maglalagay na tayo ng portal para sa ating hotspot. Okay? Meron na po tayong ready to use na portal. Gagamitin na lang. Okay? So, ito yung files na yun. Pwede mong i-edit kung marunong ka sa HTML or CSS or scripting. Pero kung hindi naman, yaan mo na. Okay? So, punta ka lang sa files. Then, itong hotspot folder na to, burahin mo lang. Yan. Yun. So, magiging blanco siya. Then, iba sa hex. Kung hex yung gamit mo, flash naman yon. Flash slash hotspot. So, i-drag mo lang yung portal galing sa Connectify. Drag mo lang papunta dyan. Ayan. So, okay na. Meron na tayong portal. Ngayon, iti-test na natin yung portal kung ano yung itsura niya para magawa na natin yung ating mga final adjustment. Okay? So, mag-connect na tayo sa piso Wi-Fi. Ayan. So, mapapansin nyo, after ng initial setup na ginawa natin, hindi na natin makita yung Connectify underscore setup na SSID kasi nga, once lang yun lalabas. Okay, so connect tayo sa piso Wi-Fi. Magre-redirect dapat to sa portal. Ayun, so mabilis siyang mag-redirect. Yan. Okay, so ganyan yung portal ni Connectify. O, diba? Colorful, para siyang rainbow. Sa ating final adjustment, so pwede mong baguhin yung mga nakalagay dito na information, itong mga rates, then itong logo mo, pwede mo rin itong baguhin. Gawa ka na lang ng sarili mo. Then yung footer na nandito, pwede mo rin yung baguhin. To do that, kailangan natin yung IP ng NoDimku, which is yung tinik-note natin kanina, yung nakita natin sa logs, which is yung 10.0.0.254. Copy lang natin. Then, paste. Then, slash admin. Yan. So, manghihingi siya ng password. Ilagay mo lang yung password ng Microtech. So, admin. Admin. Okay. So, ito yung admin dashboard ni Connectify. So, di ba? Meron din siyang total sales na nakalagay dyan. Okay, so meron ding SSID dito. Pero hindi mo yan siya mapapalitan, guys. Yun nga, doon lang yan pwedeng palitan sa initial setup. Then admin, yung IP, then yung ating activation key. Then dito sa other settings, itong 60, countdown timer. So once nag-insert si client ng coins, or nag-initiate siya ng insert coin, so bibilangan siya ng system ng 60 seconds bago mag-expire yung session niya. So, pwede mo itong baguhin kung anong gusto mo dyan. Then, yung portal type natin. So, by default, username equals password, which is yun din yung advisable. Pwede din naman yung username only. Pero, username password lang tayo. Then, yung LCD type, kung gusto mo ng LCD. So, yun nga, may dalawa kang pwedeng gamitin. Yung 20x4 or yung 16x2. Then, yung number of codes to generate. So, ilang codes ba yung i-generate o yung makikita mo? Ilang characters? Standard is 4, 5. Ang option dito is 4 or 6 lang. Okay, so 4 lang tayo para hindi masyadong mataas, hindi masyadong nagkukonsume ng space. Okay na yan, 4. Then, dito naman sa button function. So, kung decided kang gumamit ng button, pwede kang mag-multi-function. Meaning, kahit hindi ka nag-insert coin, pindutin mo lang yung button. May instruction naman dun sa screen. Then, pag naghulog ka ng coins dun sa coin slot, may lalabas na code na pwede mong isulat. Then, later on, yun yung entry mo sa device.
Kung gusto mo yon, pwede mong i-multi-function dito. Pero kung gusto mo clear pin lang, or totally wala talagang buttons and LCD, pwedeng-pwede naman. Sa akin, kung i-deploy ko na itong system ko, hindi ko siya lalagyan ng button. Malilito yung clients, malilito yung customer, kung saan sila titingin. Kasi dito sa portal, meron naman eh. Ayan. Okay? And then, dito sa LCD display, ito yung text na makikita mo sa LCD screen. Okay? And then, dito naman tayo sa Wi-Fi rates. Kung titingnan natin sa ating microtext, so ayan, oh, PM, PM. So, equivalent, rate 1, rate 1. Okay? So, mas maganda, huwag nyo nang baguhin yan. Yung mga equivalent na lang or yung mga amount ang pwede nyong baguhin. Yan. Pero itong mga user profile at saka prefix, huwag nyo po yung galawin para iwas problema. Okay, so itong PM, so yun nga, para to sa piso o yung pa minutes. So pwede mo yung balitan. By default, yung piso niya is 12 minutes. So pwede mong dagdagan, pwede mong bawasan, depende sa'yo. Okay, so same sa rate 1. So 5 pesos, 1 hour. So lahat is in seconds format. So kayo na bahala mag-edit sa inyo kung ano yung desired rates nyo and desired time limits. Then, pag okay na, save configuration nyo lang. Okay? Balik tayo sa portal. Then, ito naman, kung gusto mo itong i-edit, so iba naman ang process ng pag-edit nito. Punta ka naman ngayon sa yung portal files mo, which is itong hotspot. Then, open mo lang yan sa loob. Sa loob ng hotspot folder natin, may makikita tayong mga files na ganito. So, para ma-edit itong information na to, pati itong dito, pati itong running text na to, or marquee text na to. Dito sa loob ng hotspot folder, hanapin nyo lang itong coin nictify. Ito. Then, yun nga, i-open mo siya using notepad or notepad++. Okay, so sa akin ginagawa, dinadrag ko lang yan sa notepad++ ko. So, ayan, lalabas to. So, dito mo siya may edit, guys. Yung piso, 12 minutes. Ayan. So, dito mo siya may edit. Nga pala, itong nasa taas. So, since pwede nga ito pang multi-bindo, itong Coinictify. So, kung ilang bindo yung gusto mong gamitin, ilagay mo lang dito yung mga IP, every bindo. So, yun nga, itong binduan natin. So, kailangan natin to. Ito yung IP niya. Yan, ito yung IP niya. So, pwede na natin siyang ilagay dyan. Okay. Yan. So, kung meron ka pang ibang bindo na gamit, so, pwede mong ilagay din dito yung mga IP nila. Yan. And then, may importante din tong mga option dito, portal type. So, ang default is 1, which is equivalent for username equals password. Sa multi-bindo naman, so kung naka-default ng 2, which is naka-disabled siya, kung gusto mo siyang i-enable yung multi-bindo, gawin mo lang itong 1. Okay? So, try nating i-test yan mamaya, yung multi-bindo. And then, yung scrolling text, ito nga oh, itong tumatakbo-takbo dito. So, dito mo yan siya mababago. Ayan oh. Tapos dito naman, kung gusto mo itong i-edit, so dito naman siya babaguhin. Yan. So, palitan mo lang yung words. So, sabihin natin powered by Carl C. Yan. So, yun lang muna yung papalitan ko. Okay na ako sa iba. So, save lang natin. Ngayon, and minimize natin to, din tong folder na to. Balik tayo sa files. Din burahin lang natin guys yung Coinictify na yon, yung file na yon. Makikita natin yung dito, ito, yung Coinictify.js. Yan, so remove lang natin yan, then palitan natin ito. Yun. So tingnan mo, kung i-refresh ko to, kita nyo, naka-powered by Carl C na, since yun yung binago natin dito. So, ganun lang. Kayo nang bahala kung ano yung mga gusto nyong baguhin. Then, i-copy nyo lang ulit dito sa loob ng Microtech para mag-take effect siya. Mabilis. Okay, so mukhang okay na yung ating system. Ngayon, iti-test na natin siya. Okay, so makikita nyo sa mayroon marami tayong option sa pag-login. So, pwedeng insert coin, pwede namang voucher or member. Yan o, lalabas din siya dito.
Yan. So, kung pipindutin mo yung voucher, manghihingi siya ng username. Then, kung member naman, manghihingi siya ng username and password dito sa taas before mo mapindut yung connect. So, yung insert coin, syempre, mag-insert ka ng coins. And then, pwede ka rin mag-save voucher naman. Yan. Ayan, guys. So, itetest na natin yung ating system. Okay? So, ayan yung ating coin slot. Then, yung ating Nodimco. Then, yung ating LCD, which is optional naman to. Pwedeng wala. Pwede rin meron. Okay? Then, yung ating lead lights. Then, yung ating buttons. Try nating maghulog ng piso. Yan. So, pindutin lang natin yung insert coin. Ayun, so lalabas yung ating insert coin module. And then dito sa ating LCD display, makikita nyo din. Kung meron kayo, you can now start inserting coins, accept piso 5 and 10. And then, mayroon din tayong countdown. Yun nga yung nakaset na 60 seconds. Okay, so try nating maghulog. Ayun. Okay, so makikita nyo, coins, piso, din yung time, 12 minutes. Same din sa ating screen sa portal. Okay? And then, yun nga, may option tayo na save code or di kaya direct connect. So, itry muna natin yung save code kung gagana. Yun, so may lalabas, hooray, code, successfully save. Tintingnan natin sa ating my save voucher. Ayun, so mayroon ang code. So, pwede mong i-delete, pwede mong i-use. Din punta natin sa ating Microtech. Kasi nga, di ba, generator to siya. So, punta tayo sa hotspot, din user. So, ayun, may na-add na P2016, which is same dito. So, try natin gamitin yung code. Yan, so, active rin yung ating i-use natin. Yan, so, you are logged in. Yun, so, tingnan nyo guys, may automatic script. Nalalabas din sa kanya. Then, punta tayo sa active. So, ayan na siya. Uptime. Session time left. So, 11 minutes na lang. Kasi nga, 12 minutes lang yung ating piso. Check natin tong user na to sa limits. So, tingnan nyo, 12 minutes yung limit niya. Ngayon guys, ang interesting part is itong add time. Okay? So, meaning, isang code lang, pwede nating dagdagan ng minutes or hours. So, example, itong nga existing code natin na to. Makikita nyo naman dyan sa limit, 12 minutes. So, try nating dagdagan ng piso kung madadagdagan ba. Okay? So, okay lang natin. Then, mag-add time tayo. Ayun guys, so lumabas na yung insert coin. Then, sa ating LCD display, nag-initiate na rin siya. With countdown timer, syempre, from 60 seconds. Ngayon, try nating maghulog ng piso. Dapat mag-add time tayo ng 12 minutes. Ayun, so okay na. Sa coins, piso, then it's successfully inserted. Check natin kung pag pinindot natin tong add time and connect, mag-add nga ba siya. Sa ating Microtech, and then user, then uptime limit. So as of now, 12 minutes pa yung code na to. So, anong kaya yung mangyayari pag pinindot natin tong add time? Mag-add nga ba? O yun no? Ang lupit. Automatic, dumagdag siya guys. Pero, ang kagandahan, hindi siya nag-add ng another code ulit. On top lang, nung unang code na ginamit natin. O, diba? Ang galing naman ito, Sir Elmer. Ang lupit. O, check natin din sa dashboard natin. Ito. Then, home. Yun. So, may 2 pesos na tayo na sales. So, may option ka na mag-post. Pero, don't worry kasi may validity naman to. So, makikita mo yun sa scheduler. Dito, system scheduler. Yun yun nga, may mga nakaset na yan na schedule dyan. Kung familiar kayo sa Micmon, halos ganito rin yung script ni Micmon na ginagamit. Yung scheduler type niya. Pag na-hit yung schedule ni client, even though kahit ilang beses siya mag-post, automatic mawawala na yung code niya. At madi-disconnect na siya. So ngayon, tingnan naman natin. For example, may dalawang client na sabay-sabay pumindot ng insert coin. Tatanggapin kaya or anong reaction ni system? Example, itong phone natin na to. Mag-connect tayo. Piso Wi-Fi. Okay?
Yun. So, ito naman yung makikita nyo kapag mobile view. Okay, so try nating mag-add time dito. Ayun, so lumabas na yung ating insert coin. Ngayon, try nating mag-insert coin sa phone natin kung anong mangyayari. Ayun, so coin slot busy daw. Aba, busy ah. Okay, so again oh, busy pa rin. So yun nga, dahil naka-insert coin po yung isang device, hindi ka pa pwede. Not unless siguro kung i-cancel natin. Yan, so nag-cancel ako. So try ko mag-insert coin ngayon sa phone. Ayun, maaari ko nang sell mo lang maghulog ng coins. Itong si laptop ko naman ang insert coin ko. Ayun, so coin slot busy. Kasi nga nag-initiate naman yung phone ko ngayon ng insert coin session. So try natin yung hulugan guys. Ayun. Okay. So connect. Yan. So may papansin nyo sa ating Microtech. Yun. So may dadagdag. PM4179. So tama. PM4179. Then, limit is 12 minutes or piso. Kasi piso yung hinulog natin. Okay. Try naman natin maghulog ng 5 piso naman sa cellphone. Mag-add time tayo. Yan. So again, open natin to. Tingnan nyo, 12 minutes. So, kung hulugan ko siya ng 5 piso, mag-a-add yan ng 1 hour sa time limit niya. Okay? So, check natin. Ayun. So, nahulog na yung 5 piso. Pinutin natin yung add time. Ayun. So, tingnan nyo guys. Almost real time yung pag-update sa Microtech din. So, naging 1 hour and 12 minutes. 1 hour and 12 minutes. So, ganito yung magiging itsura ng pag nag-post time ka. Babalik ka sa login screen. Pero yung code mo is nandito na. Hindi mo na kailangan i-memorize. Kasi nandyan lang siya. Hindi mo na kailangan i-type. So, connect lang natin ulit. Yun. O, diba ang galing guys? So, ngayon, ang last na iti-test natin is yung multi-bindo naman. Ano ba yung, paano ba siya i-activate? Yun nga, doon sa ating Connectify GS, yan, so multi-bindo, para ma-enable dya, so gawin lang nating 1 yung value niya. 1. Then, save. Once naka-save na yan, again, itong Connectify file na to, galing sa ating hotspot folder, ilipat na naman natin ulit sa ating Microtech. Burahin lang natin yung nandito. Okay, lipat natin to. Yan. So, madali lang. Then, refresh natin yung ating mga device. So, paano nga ba gumagana yung multi-bindo? So, pag nag-add time ka guys, ayan, may lalabas siya na select bindo. So, kung ilan yung bindo na sinet mo, yun din yung lalabas dito. Mapapansin nyo, kung i-select ko itong location 5, so, hindi siya nag-insert coin. Kasi wala naman tayong bindo na ganun. Pero, pag sinilik ko yung bindo 1, yan. Which is, yun yung sinet natin dito sa ating IP ito. Itong IP na to. Yan, insert coin tayo. Maaari mo nang simulan ang paghuhulog ng coins. Lumabas. Ang machine na ito ay tumatanggap ng piso, 5. So, cancel natin. Same din dito sa login. For example, maglalagin ka pa lang. So, insert coin. So, pipili din siya ng bindo location. Yan. So, may edit mo pala tong text na to. Bindo 1. And then, location. Ituturo ko mamaya kung saan yan i-edit. So, yun nga. Pipili ka dito kung anong bindo yung paghuhulugan mo. Okay? So, since yung active bindo natin is nandito lang. Bindo 1 lang. Itong IP na to. So, yun lang yung may magagamit natin as of now. Pero kung magdadagdag ka ng maraming bindo, so madali lang. Oo, diba? Ang lupit. Ngayon, kung gusto nyong baguhin itong mga pangalan dito, for example, bindo 1, slash, location, sabihin natin gate sa amin, crossing, or kung ilang bindo ba. So again, balik lang tayo sa ating hotspot files. Then ito sa login. Ito naman yung ating i-open sa ating notepad or notepad++. Yan. So, hanapin nyo lang yung select bindo na code. Dito yan siya banda. Ayun. So, ito.
So, i-edit ko to. Example, location. So, papalitan ko ng gate. Then, ito, crossing. So, pwede mong burahin yung iba. Kung, for example, dalawa lang yung bindo mo. Yan. And then, kailangan na naman natin ulit i-update to sa ating Microtech. So, bulahin lang natin yung login. Itong HTML na to. Then, i-drag na naman natin to papunta doon. Yan. So, ngayon, refresh natin to guys. Tingnan natin kung nag-take effect yung ating ginawang edit. So, insert coin. So, tingnan nyo. Naging gate na. Crossing gate. So, ganun lang pag-edit. So, kung may existing hotspot ka using Microtech. So, napakagandang integration to para maging automated yung traditional butcher-butcher method natin. Okay? So, magandang deployment to. For example, may area na gusto na may mag-insert or maghuhulog-hulog sila ng coins, pwede. So, lagyan mo yung area na yun. Kung meron ka namang area na ayaw nila, gusto nila butcher-butcher lang, so walang problema. Meron ka pa rin mikmon na magsusupply ng mga butcher. Sabi ko nga, earlier part ng video, maganda to siya pang centralized hotspot. So, siguro hanggang dito na lang guys. Kung meron pa kayong mga katanungan about Connectify, so yun nga, mag-join po kayo sa Facebook group niya. Then pwede po kayo dun mag-post any concerns or questions. Then pwede nyo rin i-PM si Sir Elmer. Especially kung about sa system yung error or may napansin kayong bug, then pwede kayong mag-direct sa kanya. Okay, so ganyan lang yung system natin na powered by Coinictify and Microtech Hotspot. So, box na lang ang kulang nito. Pwede mo na itong i-deploy. O, diba? Less components lang. Mas malaking advantage sa'yo kung marunong ka ng Microtech. Good news is, marami tayong tutorial about Microtech. So, pwede nyo i-browse sa ating YouTube channel para hindi na kayo mahirapan pa. Siguro, hanggang dito na lang, guys. Salamat sa panonood at kita-kits ulit tayo sa ating susunod na video.